Ito na siya. Galing sa kaliwa. Ayun ang mga kalapatid, sa wakas. Galing sa kaliwa si Kumpan. Welcome back mga kalapatid dito sa Madlalo of TV. So for today's video, abangan na naman ang mga warriors natin today. Pero bago tayo mag-abang, kain muna tayo. So ang ulam natin today, almusal, payless. Payless noodles mga kalapatid, payless na tawag sa amin dito sa Bulacan. Tapos eto, meron tayo dito patola na may itlog. So yung patola na nilalagay natin dyan is yung tanim ni tatay, eto yung mahahaba na to. Ayan, patola to mga kalapatid, ayan, mahahaba, diba? Pwedeng ipalupot sa leeg, pwedeng isabit, pwedeng isampay sa haba. Ayan, tapos eto isa, medyo maiksi ito. Diba? So mahaba sa dulo, payat sa kabila. Ayan, ito yung mga tanim ni tatay. So makikita nyo lang yan sa channel ni tatay, saka sa kanyang page eto. Ayan, so paki-follow mga kapatid yung kanyang channel. And then subscribe na rin kayo sa kanyang YouTube channel. Ayan, so ito nga pala yung forecast natin for today. Ayan mga kapatid, so malayo-layo na rin. So ang speed ngayon mga kapatid is nasa 1.5 na. So 8.38 eh magsisimula yung speed na 1.4. So sa ganung oras eh kailangan mag-abang na tayo. Tapos ayun nga mga kalapatid, nakita nyo kahapon doon sa update natin, di ba, yung dream loop natin, tuloy na yung construction. Actually pala tapos na nga yung sa taas. Alam ko tapos na yung sa taas eh, meron na kisame sa buong paligid eh. Sa mga susunod na videos, abangan nyo yan, update ko kayo. Maganda na yung update nung dream loop natin, nakabalot na yung third floor. Tapos ito nga gagawin din ngayon to, inihintay lang mo yung mga warriors natin. Yan, lalagyan na ng pinto, babalutin na kasi yung mga manok. Eh panay ang hapon nila dito, dito sila nagtatambay. Kaya kailangan makulong na to ng steel matting. Siguro tatlong ano pirasong steel matting tapos na to, kasi ito bubuin lang yan, ayan. Bubuin lang yan. Tapos dito ito lalagyan ng pito. Ito kasi yung release door nila. Ayan oh. Oh, diba? May release door na to eh. Ayan, kapag lilipad sila, bubuksan lang yung kabila na yon. Tapos ayan, dito na sila i-release. Yun, i-disregard na natin yun. Baka pa-welding ko na rin, baka ipa-fix. O kaya baka hindi na kasi baka magamit ko sa mga susunod. Pero yan, hindi na natin magagamit yun. Dito na lang. Tapos ito, hindi na rin natin lalagyan ng green screen o plastic screen na ganun. Kasi dito, eh, may pinto naman din. Hanggang doon naman yung may balot na green, dito wala na. Kasi nasa labas lang naman to. Bilaran lang naman nila to pagka umaga, dito sila para nabibilad yung mga warriors natin. So tama-tama, pampatibay ng ibon. Saka para hindi na rin po tayo ng mga manok. Kasi uso ang sakit sa manok dito sa amin. Marami na pepesting manok eh. So sa mga may manok dyan, igamutin nyo na kaagad. So ito yung mga warriors ko dito, ina-antibiotic ko na kaagad para di na sila mahawa. Ibantam natin, may itlog na nga rin mga kalapatid, kaso di pa nabablog. So gagawin natin ang BPN yung mga phantom ko na yan mga kalapatid. Tapos ito, meron nga tayo apat na ibon dito. Ayan, apat na huling patrating na to. Tapos may apat pa tayo dun eh, may apat na hindi pa sanay. Tapos ito, apat na papasok. Mamayang hapon, papasok na sila dun sa loob. Tapos mag-i-inject ulit tayo ng anim. Yung huling anim na yun, yung last batch para dito sa loft na to. Yung mga next na batch mga kalapatid, dito na natin kukulong yun. Ayan, dito na natin nilalagay. Dali, ito. May ano na, may lumanding na. Hinahanap siguro ng pugad to, isa na to. Mamaya huhulihin ko siya, lalagay ko nga siya sa pugad sa kabila. Ayan, dito. Lalagay natin sa pugad dito. Ayan, ang daming pugad. Dapat dito siya tumambay. Ayan, dala-dalawa oh. Luko tong saan-saan nakakarating. Makulit oh. Oh, hinahanap lang yung pugad kaya panayang lipad eh. Masama saan-saan makarating, baka malugo ka. Ayan, so tuloy tayo sa pag-abang mga kalapatis, malapit na rin yung oras. Time check 8:42 AM. So oras na mga kalapatis, may mga nag-speed na naman ng 1.4. So mabilis ang mga ibon ngayon. So tingnan natin kung maagang kukuhin ngayon si Gobi ha. Kasi nung nakaraan eh, mabagal nga siya. So dun sa fundraise, naging number 30 tayo mga kalapatis. Kahit na medyo bumaba nung nakaraan, nasa top 50 pa rin, hindi na masama. Pero titingnan natin ngayon kung makakabawi si Gobi. Kailangan ngayon pumasok sa top 50 kung gusto nating manalo. No, pero ay ganoon talaga. Kung sakali man, baka ito na yung last haggis ni Kobe. Okay, baka yung sa susunod na mitos kasi may pooling pa dun eh. So tingnan natin kung makakalusot pa tayo ron. Depende rin siguro sa kalagayan niya mamaya, i-check natin pag-uwi. No, pero aakyat muna siguro ako dun sa taas para mas maganda magabang dun sa taas para kitang-kita natin mga warriors natin today. Ayan, so may mga pauwi pa lang ngayon sa south. Congrats, congrats sa mga nakapag-clock na. Bibilis din yung mga ibon ngayon sa south. Kasi yung UFC south na eh. So soon, pagkaano doon na rin tayo lalaro niya. Pagkatapos ng season na yun, saka tayo makapaglaro doon. Kasi yung mga pink dito, ayan, yung mga nakasalang dito. Ayan, yan na yung next batch para doon eh. Itong nasa kabilang kulungan na to. Pero ngayong season, wala na tayo. Kasi wala na nga tayo ibon. Ayan, so akit muna mga kalapatis para makita natin yung ibang view sa taas. So ito na mga kalapatid, na dito na tayo sa taas at maganda nga ang view dito. Kaso wala pa tayo nakikita ibon dito kapag dumadaan. Ayan, malakas na naman yung hangin. Kasi walang mode yung GoPro natin kaya medyo masakit sa tenga.
Pero dito man gagaling dapat yung ibon natin gawing kanan. So mapasigaw na lang natin kay Madlato yung sticker kapag dumating na yung ibon natin. Dito na tayo tatambay. Sa taas, ubo na ako dito sa lampak. Ayun nga, wala pa mga kalapatid si Gobi hanggang ngayon. Wala. Siguro, it's time to surrender. So, yung 9 times win ni Gobi, mukhang hindi na matatagdagan ngayong season na to, mga kalapatid. Kasi nga, ayan, wala pa rin siya. Ang dami na nag-clock. Wala, ganun talaga, mga kalapatid. Hindi forever, mabilis yung ibon natin. Umapekto talaga sa kanya yung paglugon. Pero ayan, ganun talaga, mga kalapatid. May isa pa naman tayong ibon, si Koopman. Si Koopman na lang ang tutukuran natin. Hindi siya ganun kabilis, pero consistent yung ibon natin na yun. Clock lang ng clock. Basta hindi siya nagbibilow ng 1,000. Good sure, mga kalapatid. So, dahil derby yung inaasahan natin yan kay Koopman. So, may isa rin siyang kapatid, mga kalapatid, si Koopman, na sasalang din sa susunod na season. Yung naka-Olympic na ring. Kaso lalaking Koopman naman yun. Ito kasi Koopman natin ngayon ehen. Medyo alerto pa rin tayo kasi kailangan pa rin natin mag-clock. Sayang din mga kalapatid, hindi natin alam ang clocking pa. Di pa ako nag-check sa clocking kung ilan na yung nag-clock. Pero sigurado marami na ito kasi oras na rin. Ayan, time check tayo. 8:56. So yung hangin northeast 14 km per hour. Pero ito may isa na tayong ibon. Si Kobe boy. Ito na si Kobe. Parang bawas ang bagwis niya. Okay, tulak. Sigaw mo na lang sa akin, ha. One, two, one, zero. Mataas pa speed niya, mga kalapadis. 1-2-1-0 pa. Kaya lang, may nag-speed kasi ng 1-4. So, paano mo tatalunin niya 200 points? Diba? So turbo-turbo yung bully mo. Pero titingnan pa rin natin yung magiging final standing sa pre-pan race. Saka dun sa 4 laps na sprint king nga na tinatawag. So yung nag-number 1 ngayon iba na. Hindi na yung nag-number 1 nung nakaraan. So hindi naman talaga parating kung sino yung lap winner na mga unang lap. Hindi siya palagi yun. Malapatid pa iba-iba. Pero may isa pa tayong hinihintay, si Koopman. So dito nang galing yung ibon. Buti pala, naka-video ako na, sakto-sakto. Habang hinihintay natin si Koopman, mga kalapatid, shoutout nga pala sa mga tropa natin dyan. Ayan. Mga tropa natin na nakapag-clock na. Ayan, shoutout kay AGL Lop na Mabalakat. Ayan, yung mga nakaka-chat natin sa Facebook, sa Madlalof TV na account. No, sa Facebook account natin, ayan, sila AGL Lop na Mabalakat. Congrats, taas ng feed, number 2 yata. Tulit ang ibon. Alam ko nung first pooling, yun yung nag-number 1 si AGL. Eh. Ayan, mga tropa natin yan. Tapos ayan, sila Chris Junteño, yung kinuhanan nga natin ng ibon noong nakaraan. Nung kinuha na natin ng tatlong ibon, nag-clock na sila. Congrats sa mga ibon nyo. Ito na siya. Galing sa kaliwa. Ayun na mga kalapatid, sa wakas. Galing sa kaliwa si Koopman. Kinabahan mo kay Koopman na to. Time check 9:37 a.m. Sige, tulak. Sige, takbo. Landing board. Wala. 9:49. Kaya nga mga kalapatids, 9:49. So kita nyo, ang layo ng pagitan nila. Ang pagitan ng speed pa rin nila, mga kalapatids, is nasa 300 almost. Diba, kita nyo, malaking speed ang nawala na yun. Pero pupuntahan pa rin natin si Koopman sa si Kobe para makita natin yung kalagayan nilang dalawa. So yung dalawa mga kalapatid, yung dalawang pares natin. Diba? So dati pa rin. So same speed pa rin siya mga kalapatid. Same na uwihan pa rin talaga. Mabagal talaga tong si Koopman natin. Pero ito ang si Kobe natin, lugun. Ay mga kalapatid, nabawasan na rin yung buntot. Wala na yung buntot sa gitna. Umuwi mga kalapatid, so walang buntot sa gitna si Kobe. Kahit yung mukha, lugun na lugun talaga. Wala, medyo magaspang na talaga. No, so titingnan natin mga kalapatid kung masasakay pa natin siya sa mga susunod na lap. Pero ulamang na to sa hindi mga kalapatid. Kung isakay ko man to, ang huling sakay na ito mga kalapatid, possible. Mid-toss lang, papuling lang. Tatry lang natin kasi mabilis pa yung speed niya ngayon. Nasa 1-2 pa siya. Ito, sara muna natin yung kabila. Pumapasok itong isang ibon natin na to. Yung isa nyo, ginulpe. Diba? Dahil nga pumapasok siya sa hindi niya teritoryo. Sanay kasi itong isa na to na pagka binuksan yung mga ganito, ilipat siya kaagad. Ano, sanay siya sa box eh. Dahil nga doon sa kapares ni dating si Tenzin. So yun na nga mga kalapatids, kapapasok ko lang na balita ngayong tanghali na to. So ang ranking pala natin sa overall doon sa Sprint King. And
So hanggang 30 pala yung panalo, mga kalapatid. So number 27 tayo sa overall. So out of 2,000 mayigit na sumali, eh pang number 27 pa tayo. So di na masama, mga kalapatid. Pero hindi pa yan official. Kung sakaling may mga pumasok pa ng mga lags dyan, eh baka masipa pa tayo. Pero at least, mga kalapatid, sa tingin ko, eh di na tayo maalis ng top 30. Pero meron tayong panalo dyan na 1,000 pesos. Pero okay lang yung mga kalapatid. Di ba natin nakuha yung mataas-taas na ranking, eh maganda na yan, mga kalapatid. Kahit papano, nakita nga natin na talagang pumapalag itong lahi nila Kobe sa pan race, no? So nakapanalo na naman tayo sa pan race nakaraan, number 3. So bali 10 times winner na pala si Kobe, mga kalapatid, no? Kasi nakadali siya ngayon sa pan race. So yung 9 times niya dati nung nakaraan mga niloload natin siya, so 10 times na. So titingnan natin sa mga susunod na mga karera pa kung madadagdagan pa niya yan. So sana matagdagan pa, pero papahingin na natin siya. Possible na huling sa kanya, mga kalapatid, kung ako nagkakamali. Baka itong linggo na lang na to, siguro huli na to. Tatapusin lang niya yung pre-pan race, titingnan natin kung kakayanin pa niya. Pero ano na yun, 50-50, update na lang kayo sa Miyerkules kung kamusta yung kalagayan niya, no? Pero at least, panalo pa rin tayo, number 27 overall. Like, share, subscribe, ingat!